Hello mga ka-agri, andito tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Ito na yung itsura ng aking munting gulayan dito sa aming bakuran. Marami pong mga nasira na tanim. Meron po akong gagawin, meron akong i-design. Actually, dalawa yung option ko na pwedeng gawin dito sa ating garden para hindi siya masira ng baha. Kasi ito po lubog nung sunod-sunod na pag-uulan, almost more than 1 month din, talagang makulimlim po dito sa lugar namin. Tapos binaha, naipon yung tubig dito, kaya marami pong mga crops ang namatay. Ito yung mga tanim natin, kamatis, ito, even yung cherry, hindi rin nakasurvive. Pero yung mga ibang crops, okay naman. Kanina umaga, umulan din. Saglit lang yung ulan pero may tubig na naman dyan sa may gate banda. So yun. Ang naisip ko po na gawin dito sa aking backyard garden para hindi na siya basta-basta masira at maapektuhan ng pagbaha at sobrang ulan. Unang option, pwede ko siyang gawing container garden. Lahat itatanim natin sa container para hindi siya mababad doon sa tubig ulan. Or gagawa lang tayo ng parang patungan or platform para naka-elevate itong mga crops natin. Tulad dito, ito na naka-survive yung mga nakatanim sa container, yung ating ceiling haba, yung ating kalamansi. Ayan. Pero yung mga nakatanim sa ground, yun talaga yung naapektuhan ng baha. Yung ibang mga tanim nga, oh, ito. Yung ating okra, ito natumba na, nabuwal na. Yung ating talong, ayun, medyo matandaan na. Pero may gagawin tayo dyan mamaya, ipapakita ko. I-re-regrow natin itong mga talong. Okay, so yun yung isang option. Iaangat natin itong mga crops. Magtatanim tayo sa mga container. So makangailangan tayo ng marami-raming potting mix. So meron na rin tayo na ready dyan na mga compost. Yan yung gagamitin natin. Hahaluan na lang natin ang lupa. Or para mabilis, pwede tayong bumili na lang ng garden soil. Tapos idadagdag na lang natin itong mga na-produce natin na compost. Tapos itong portion na to, tatabunan natin ang lupa. Kasi dito po pumapasok yung tubig. Yan. Itong kabila kasi, nagbabaha galing po dun sa bubong nila. So naiipon, dadaan dito, lulusot dito sa area namin. Kaya medyo matubig. So yun yung isang option. Pangalawang option, tatakpan natin itong gilid, tapos itataas natin itong mga bed na yan, itong sa gitna, itong sa gilid, pati yung dun sa ampalaya. Gagawin natin raised bed na medyo mataas. Tapos mag-i-install tayo ng rain shelter. Bibili tayo ng malaki-laking UV plastic para ibububong po natin dito para mas makontrol natin yung buhos ng ulan. Although, patapos na rin yung pag-uulan, pero may mga bagyo pa rin na darating. Pero hindi na tulad nung nakaraan na talagang sunod-sunod. Sobrang tagal, inaabot na ng mahigit isang buwan. So, lalagyan natin siya ng bubong para makontrol natin yung environment dito sa ating garden. So, yan yung isang solusyon. Tapos, didiligan na lang natin siya. Mahirap po kasi makontrol yung tubig ulan kaysa sa init. Yung init kasi pag summer, pag extreme yung temperature, pwede kayo mag-install lang ng mga shade net, mga ganito. Kahit yung ordinaryong net, pwede. Makakabawas na siya sa sobrang init. Pero yung ulan, hindi po natin makokontrol unless mag-install tayo ng rain shelter. So maliit lang naman yung area. So, pwede natin gastusan ng konti para makasurvive itong mga crops po natin. Yan. May mga pinulaan na ako nakaraan. So, yun yung itatanim natin ulit dito. So, itong ampalaya natin, itatransfer ko lang sa polybag para dun ko muna siya palakiin habang inaayos ko tong garden na to. Yung ibang crops dito, kailangan na natin alisin kasi wala na talaga siyang pag-asa. So itong okra, pwede rin to i-regrow. Tumutubo pa po ito kahit putulin nyo dyan sa baba.
tutubuan pa rin siya ng sanga. Ganun din po itong talong. So yun po yung gagawin natin dyan sa talong na to. Hindi na natin siya bubunutin. So babawasan natin siya ng mga sanga. Patutubuin natin ulit yung panibagong sanga. So kakalbuin natin siya para pagtubo niya, parang magiging bagong puno siya ulit. Medyo nasira siya ng tubig ulan dahil sa babad talaga yung kanyang mga ugat. Ito bulok, no? Tuyo. Yeah. So ngayon, magki-clearing muna tayo. Bawas tayo ng mga sanga-sanga. Itong lampalaya, sa huli na natin siya i-bubunutin kasi may mga bunga pa. Sayang, mapapakinabangan pa natin yung lampalaya na to. Although nagsisimula na rin siya manilaw, pero makakapag-harvest pa tayo dyan ng mga ilang piraso. Itong talong na to, more than 1 year. Matagal-tagal na rin siya. Ang tagal niyang tumubo kasi nung naitanim namin siya, papalapit na yung December. So December and January, malilim po dito sa garden na to. Kasi natatakpan siya ng building. Kaya malilim. Ang tagal niya rin lumaki. Nung pagdating ng mga February, March, doon na siya naarawan. Kaya maganda na yung pagtubo niya. Trim muna tayo. Pwede natin siya i-retain eh. Kahit di na natin siya bunutin, patutubuin lang natin ulit yung tanim nating talong. Itong okra, putulin na rin natin para magkaroon po ng sunlight. Makapasok na yung init dyan sa ibang mga crops. Yan, sayang yung ating sili oh, kung di siya naaarawan. Ito sayang, may bunga pa. So unti-untiin ko lang muna itong talong. Pulin na natin to. Pati itong ano, yung nakatanim sa container, bulok din. Namatay. Sayang. Ito, sira na rin yung bunga. So, pwede ko siyang putulin dito. Bawasan lang natin. Meron pa tayong pinula doon na mga bagong seedlings. Kaya lang ang tagal niyan lumaki dahil malilim pa rin po ngayon. Kakatapos lang din ng ulan. Pero kahit papaano, may mga araw na mainit na. Kaya medyo nakakabawi na rin yung ibang mga crops. Yan, ginapangan na sila ng ano, hampalaya. Yan. So itong portion na to, ito yung ating plant and forget eh. Nandito yung mga luyang dilaw. So tinanim ko lang dyan yung mga punla, yung mga seedlings. Ito na sila ulit, makapal na. Yung iba dyan actually natira lang dun sa pag-harvest namin. Tumubo ulit. Tapos itong cherry tumubo lang din. Kaya lang nasira din siya nung kasagsagan ng ulan. Tapos itong tanglad babawasan natin. Masyado na masukal. Pati yung sa kabila, yung bagging. Ayan, itong papaya, ililipat lang natin. Ayusin natin siya. Ayan. So yun yung naisip ko na paraan. Gagawin natin siyang controlled environment. So yung gagawin natin yung space, small productive area in controlled environment. So yan po yung i-design natin dito. So pauusoyin natin yung space farm, small productive area in controlled environment. So i-control din natin para kahit uminit, umulan, hindi po ganoon kalaki yung
magiging damage natin dito sa ating mini garden. Ano, oh, matibay nga talaga yung ano, diamante. Ito lubog din pero konti lang din yung kanyang paninilaw. So medyo pasado sa atin itong diamante pagka tag-ulan. Yan. So ito tataasan din natin. Tingin ko imimix ko na lang. Yung iba itatanim natin sa container. Yung iba naman itatanim pa rin natin sa plot pero tataasan natin yung raised bed. Tapos tatabunan natin ang lupa para hindi pumasok yung tubig dito sa ating garden. So yun, kung ganito rin yung nangyayari sa inyong taniman, sana huwag kayong mawalan ng pag-asa. I-design nyo ulit yung inyong garden para pagdating man ng mga ganitong klaseng problema, ganitong klaseng panahon, makakasurvive at makakapag-harvest pa rin kayo ng mga gulay. So sana po nakatulong yung information na ito. So maraming salamat. Happy farming!